Hello chosen friends, welcome to my channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, I would like to invite you na mag-subscribe po sa aking channel at i-click lamang po ang notification bell para po updated kayo palagi sa mga next videos na i-upload po at mag-comment din po kayo for your suggestions. And today, I'm going to prepare gardeniera. Fermented vegetable po, Italian style. Italian style relish. So, ang mga kailangan po natin ay ito po, pakita ko sa inyo. Ito po, jalapeno. Ang bell pepper po kasi malaki na parang bell po talaga, no? Pwede naman po kahit anong klaseng pepper. Pwede rin po yung siling green kung gusto nilang maanghang or jalapeno na maanghang. Tapos po onion, white onion po. Ito rin po yung yellow onion, carrots, saka po cauliflower. And then, ang muna dito po is 2 tablespoons of salt. Meron po tayong bay leaf at water. At meron po ako dito whey. Ang galing po sa pinamint ko na milk kefir. Pero po, papaki-explain ko sa inyo mamaya kung paano natin ito gagamitin. Optional po yan. Kung gusto natin or ayaw natin, it's okay. And then, buto bowl. Dito natin lalagay na slice natin na vegetables. At ito pong chopping board. Ito pong chopping board na to, ginagamit ko lang po ito sa mga pinipermint ko ng mga vegetables. Kasi kung hindi po siya pwedeng kahit po gulay din na i-slice ko dito, chop ko dito, yung gulay na niluluto ko araw-araw, dito po ito ginagamit. Pang ano ko lang po ito, sa mga pinipermint ng mga vegetables. Pero kung yung mga niluluto ko araw-araw, dito po ito ginagamit. Gumagamit po ako ng ibang chopping board. And then, kailangan po ang super linis na kamay. Talagang malinis na malinis po dahil po hindi po natin, kailangan po hindi po tayo mag-introduce dito ng kahit na anong marunong bagay or makikrait po ng bad bacteria dito sa ating pipermint na vegetable or gagawa tayo ng gardeniera, Italian style relish. Okay, umpisa na po natin. Na hugasan ko na po ito, kailangan pong hugas na hugas or para po makasigurado tayo na natanggal talaga yung mga dumi sa ating gulay, maglagay lang po tayo sa isang planggana ng tubig and then lagay natin ng vinegar and salt at ibabad po natin doon ng ilang minutes para po matanggal yung mga dumi niya. And then, yun na po, banlawan din po natin ulit para matanggal yung mga naiwan na kung anuman po mga residue na dyan. Okay? At i-stray natin, i-stray natin na mabuti para wala pong anumang mga nandiyan na o kaya nasamahan ng tubig na gano'n dyan. Dahil po yan tubig sa ating faucet ay chlorinated. So, hindi po yun maganda sa ating fermented na vegetables. Okay? Nahiwalay ko na po yung okay na po itong ating cauliflower. Naka-ready na siya. Ito na lang po, carrots. Nasa inyo po kung anong gusto nyo design, anong itsura ng pagkaka-chop ninyo sa carrots. Pwede pong cubes, pwede pong strips, or pwede rin pong pabilog. Depende po sa choice nyo kung ano po. Okay, umpisa na po natin. Sa akin po, mas gusto ko siya na pabilog. Ganyan po. Hindi ko na po ito, pancha lang po ito, hindi ko na tinimbang. At kung ano po yung magkakasya dito, ito po is 2.5, ito na po yung jar, ay 2.5 liters, ang laman niya na, ang laman po nito, na tubig, 2.5 liters. Pwede rin po tayong gumamit ng mason jar, yung malaking mason jar, wala po kasi ako na. Ito po pa, bilog yung slice ko ng carrots at sobrang laki po, inihiwa ko siya sa gitna. Depende na lang po sa inyo kung anong gusto niyo. At huwag naman po sobrang manis, tama lang. Mga half inch. Ah, hindi. Mga 1/4 inch ang kapal po niya ng carrots. Okay.
Mga dalawang carrots lang po siguro ilalagay ko. Pero meron lang dito tatlo. Ito po ay ginagawa ko pang iba po siguro hindi na naiintindihan ano ba itong pinagagawa ko. Ito po ay maganda sa ating sa may mga gut issues. Mga may problema po sa kanilang sitwural or sa kanilang digestive system. Ito po ay nag-create ng probiotics para po manormalize ang mga activities dyan sa ating digestive system. At matulungan po na magkaroon po ng good bacteria. Good bacteria po sa ating sa loob ng ating tiyan. Kailangan po matyaga tayo dahil po umaasa po natin lahat sa doktor ang ating pagaling na po. Actually po ito po, hindi po ito yung advice ng doktor sa atin eh. Tayo po ang mag-discovery kung ano yung mga magandang dapat gawin sa sarili natin. Kasi po, nag-asa po sa doktor, baka po habang buhay na, magsasuffer kayo ng inyong mga nararamdaman na hindi maganda. Dalawa lang po siguro na carrots ilalagay ko. Ito po ay pwede natin gamitin na side dish or pagkain tayo ng mga pinapay or kasi naman parang po sa ating mga Pilipino, hindi naman po gano'n, di ba, na tulad mga Italians or mga Europeans na gulay lang, salad lang, magubuhay na sila. Tayo po ang gulay kasamang kanin at ulam na napakadami. Pero po, pwede rin natin gawin ito para makatulong. Instead po, kung wala tayong gulay na available, ito po gawin natin side dish. Mag ito ang aking bowl. Gawin natin po itong side dish para kung wala tayong mga naka-stack na or kunyari, masyado tayong tinamad, magluto, kunin lang na po natin sa ating ref at side dish na po. Mayroon lang tayong mga ulam na prito or karne o kung ano pa man yung ulam natin at walang gulay. Ito na lang po gawin natin for convenience po, lalo sa mga nagtatrabaho. Kung may pag-weekend po, may free time, gawa kayo ng mga fermented na vegetables para po pagdating nyo doon sa trabaho, hindi na kayo mahirapan magluto. May side dish na kayo at kaunting trabaho na lang po. Okay? And then, slice natin next ay ang jalapeno. Siyempre po, tatanggalan natin ang seeds. Huwag po natin isama yung buto. Wala po kasi ako nabili dyan na ano, na yung bell pepper talaga. Mas gusto ko sana yun. Pero wala naman pong problema. Kung, and ano po yung klase ng pepper? Pwede po. Huwag lang po yung black pepper. Yung ganito. Yung klase ng sili. Mayroon pong iba-ibang kulay nito. May yellow, may violet. Pwede po yun. Kung gusto niyo po ng maanghang, pwede niyo po lagyan ng siling green. Ako po ay ko ng maanghang kasi makagusta si Mora. Pagbili ko itong pusa ako, naglalaro siya. Inhit po yata ang aking, kahit po na ang aking meaning ay nakatunang, nag-inhit ka rin po siya. Kasi sabi nung nag-research ako, hindi rin naman daw po agad-agad yan mawawala. Ayun, ay, naku, kinuha niya yung yun, Jim, bakit mo kinuha iyan? Pinahapot niya yung mga ganyan sa likod, yung mga gamit ng mga panglinis. Ayun, nakikinig siya. Ayan, nakakamot ng dinggin ni Jim. Okay, na-slice ko na po yung pepper. Ito po, oh. Kasi nipis lang din po siya, no? Pagka-slice po ng carrots.
Okay, isunod po natin ang onion. Slice din po natin, i-chop din po siya natin ng katulad nung nipis ng carrots at saka ng pepper. Pero po dahil na sobrang laki nito, malaki masyado, ang gagawin ko po is iwain ko sa gitna. Ganyan po. Sama ko na siya dyan. Dalawa lang pong ganito palaki ilalagay ko. Kahit ano pong onion, pwede naman po ninyong gamitin eh. Kung ano pong available na onion na yung kayo dyan sa inyong bahay. Kahit po yung red, pwede po yung... Ito po kasi medyo matamis siya. Okay, na-slice ko na po lahat ng mga gulay. At pinagsama-sama ko na po dito sa lagayan na to. Kasi mas madali po dito mong halu-haluin. Haluin po natin ang ganyan. Kung maanghang po yung ating gagamitin na pepper, kailangan po gumamit tayo ng gloves para hindi po maanghangan ang ating mga kamay. Ito po, hindi naman po ito maanghang, so hindi na po, hindi po kailangan magsuot ng gloves. Mas maganda po sana yung bell pepper na green para mas maganda yung kulay niya pag nilagay sa jar. Wala po kasi doon sa binigay lang po eh. At hindi ako nakapagpabili kay Ate ano, hindi po alam kung bakit hindi siya nag-reply yung aking binibila ng, yung pinapabili ko ng gulay sa Pasig. Nanuluha ako, kapdi sa matanong, onion. Sobrang hapte. Okay, nahalo ko na po. Ngayon, ilagay na natin dito sa jar. Kailangan po ito malinis at na sterilize nyo po bago nyo na. Pero bago po yan, ako po kasi gusto ko, hindi siya yung parang lumagbot. Mas gusto ko po yung medyo crispy siya or crunchy yung ating gulay. Tulad po ng mga previous na ginawa kong fermented na vegetables, maliban doon sa sauerkraut, naglagay po ako ng bay leaf. Or pwede pong tibag para po ma-maintain yung kanyang crispiness, yung gulay na i-ferment natin. Lagyan po natin ng bay leaf or tea bag. Kahit ano pong klase ng tea na nakalagay sa bag. Tea bag. Pwede po yung caffeinated or decaffeinated. Okay lang po yun. Ito pa gagamitin ko po dahil po ito yung available sa aking kitchen, yung bay leaf. Ito po yung aking nagamitin. Lagay lang po natin sa ilalim. Okay? Saka po natin ilagay itong na halo-halo kong gulay. Siguraduhin po natin malinis lahat ng ginagawa natin fermented na vegetables kasi po pag hindi siya malinis syempre po mag-interfere po yung ayaw po natin mamatay yung mga bacteria dito sa ating fermented na Italian relish. Kahit po anong piniferment natin ng mga pagkain, baka po pag sobrang madumi o hindi natin iniwas ng maayos, matalo po ng bad bacteria yung good bacteria. Ang tawag po dito sa ginagawa ko is lacto-fermentation. Pag may sobra po dito, siguro po isusutay ko na lang din para may pang-ulam kami, may pang... Kasi po hindi ko po talaga tansyado kung gaano karami ang laman ito. Ito po ay hinugasan ko mabuti, itong mga gulay na po. Lalo po itong cauliflower, kailangan po gasan na po ito mabuti. At ito po ay hindi natin alam. Hindi naman po kasi itong mga ginamit ko, hindi naman po ito organic. Kaya po kailangan hinugasan po talaga mabuti. At hindi naman siya mababalatan. At kailangan din po hindi natin ito pupunuin mabuti. Tulad yung ginawa ko po ng sauerkraut at yung mga previous na pinermint ko. Nag-overflow po talaga siya. Ngayon, sisipin po natin ang using itong hindi pa rin ako nakakabili ng
kahoy na pang siksik. Kaya, pinagkasagal po ito. Ayan, kasya po ito lahat. Mga bakes ko na po. Nagtsatsagaan po po itong sandok. Baka maputol na ito. Baka maputol na ito sa kaka. Siksik ko na mga gulay. Yung aking pong pusa ay nakamasid sa akin. Pag, yan po ako, pag nabivideo po ako, nangyayalam po yan kasi nagtataka siya. Ano po nagsasabi nito? Na naman kausap. Nagpapapansin po siya. Minsan kinakamot niya pa ako. Nagpapapansin po siya sa akin. Ayan, kasya po. Sakto lang. Siksikin ko na lang kung mabuti. Aha. Tama lang siya dyan sa jar. Hindi po pwedeng paawin. Kailangan po ang nalagyan natin ng water hanggang dyan lang. Kasi nga po yung sa aking mga experience, nag-overflow po talaga pa mga fermented na. Sipin ko lang po mabuti. Hindi po ito katulad ng sauerkraut na nag-produce siya ng sarili niyang brine. Pagka sinisip na ganito or nilamas-lamas. Ito po kasi hindi kailangan na mas-lamasin. So, kailangan po dito, gagamit tayo ng water as brine. Okay, nasiksik ko na po yung vegetables dito sa loob ng jar. This time, gagawin po natin, ay lagay na po natin yung asin. Pero po para po sure na matutunaw siya, yung tunaw na tunaw, ang gagawin po natin ay lagyan natin ng tubig dito. Tunawin natin. Hindi po kasi pwedeng idiretso ko dito tapos ibuhos dyan. Kasi po hindi po makukuha lahat ng salt na 2 tablespoons. Hindi po siya mag... baka po umako dito. So, kailangan po. Ganito mo natin. Tunawin natin yung 2 tablespoons na salt dito sa maliit na na baso or mug. Baka po diisip nyo, napakarami namang asin yan. 2 tablespoons. Baka naman magkasakit na tayo yan sa kidney. Actually po, habang nag-ferment po ito, yung kanyang asin po, bali, nawawala po yun. Kaya huwag po tayo mag-worry na makakasama sa atin, baka sobra sa asin. Okay lang po yun. Or, kung talagang ayaw nyo, pwede nyo po, instead na asin, 2 tablespoon, gawin nyo po 1 tablespoon na salt. Ang ginamit ko po pala is sea salt. Sea salt po, yung mga ginamit ko rin po sa mga naunang pinarmint ko, hindi po pwede yung mga may mga chemicals na salt. Sea salt po, yung binibilag sa araw. Yun po yung gagamitin natin lagi. Or may nabibili po sa supermarket, ang tawag po is honey salt. Yung pabili natin, kung wala tayong mahanap na sea salt. Okay? Ito na po, natunaw ko na. So instead na 2 tablespoons of salt, ang gagamitin natin, palitan po natin yung 1 tablespoon ng whey. Ito po yung whey galing sa pinarmin ko na milk prepare. Galing po ito sa gatas. Ito po yung whey. So instead na 2 tablespoons, gawin natin ng 1 tablespoon lang po. And then, lagyan natin ng 250 ml na whey. Ihalo po natin dito. Depende po kung mayroon kayong whey or wala. Depende po sa inyo. Kung gusto nyo lagyan o hindi, it's up to you. So ako po hindi ko na lang lalagyan ng whey. Hindi ko po siya lalagyan ng whey. Okay na po sa akin itong salt. Kasi po, although mas wala naman pong mawala or same lang, ito po nakakatulong ko kasi ito sa pag-process ng kanyang sa pag-fermin. Fermentation process, makakatulong din po siya. Kasi po ito may bacteria na ito eh. May bacteria na ito dahil ito po ay galing sa milk prepare. So, kasi po, pag nilagyan ko po ito, parang mag-milky itong ano, itong aking garinera or yung mga ipipermint ka ng mga vegetables kung nalagyan niya. Although yung may pinamint ako ng mga
nilagyan ko po nito. Nilagyan ko nito. Nasa inyo po. Depende sa choice niyo kung ano gusto niyo gawin. Kung wala kang available niyan, asin na lang po. Okay, lagyan natin dito. Ayan, nahalo ko na. Saan natin, sisipin ulit. Kasi po yung asin, nagpukos po yun parang lumabas yung kanyang natural na water dito sa mga gulay na ito. Siguro iniisip ng iba kasi nga, ako hindi ko rin po ito alam eh, na-discover ko na lang din po nung nagkaroon ko ng acid reflux or GERD. Siguro iniisip ng iba, ano yung pinagagawa nito? Sa mga mahihirap pong nararamdaman na tulad ko before, nagkaraming pinagdaanan ko sa acid reflux. Dahil kung may underlying condition ko talaga ako, mayroon po akong hyperthyroid. So, during the medication, wala rin pong side-effect ng mga ininom ko na gamot. After 2 months yata, yung nagkaroon ako ng acid reflux. Pero alam ko po ba, dati pa nga mayroon akong acid reflux, kaya lang na-trigger po siya sa pag-inom ko ng mga gamot. So, naghanap ako ng paraan paano ko po ito malalabanan. At yun naman po ng iba na nandito po sa ating channel, mga subscribers ko po na may acid reflux na nanghihingi ng milk kefir. Maganda po ang milk kefir. At isa rin po yun sa pinakamayaman sa probiotics na inumin. Pero po, kung mayroon po kayo ibang choice, tulad dito mga vegetables, kung mayroon po sa inyong lugar, lalo sa probinsya, mayroon po kayong mga available na gulay na pwedeng i-ferment. Mag-ferment na lang po kayo kung nasa probinsya kayo. Kasi po yung, ako na po nagsasabi sa inyo, yung milk kefir na napakagastos po sa gatas. Lalo po kung marami na yung inyong grains, syempre po, i-harvest nyo yun. Kahit po ilagay nyo pa sa rep. Hindi nyo po kakayanin ubusin, laklakin ang laklakin yung inyong ma-harvest na milk kefir. So, dadami po ng dadami yung inyong grains. Siyempre po, dadami din ng dadaming gatas ang gagamitin nyo. Magagastos na lang po kayo masyado sa gatas. Ako po, naka-rest ang aking grains na sa freezer. At hindi ko muna po hindi ko muna po nireactivate dahil po marami akong dapat kainin ng ibang probiotics food. At siguro by next week, at gusto ko rin po kasi pag naka-active yung aking mga grains, mayroong manghihingi sa akin ng grains kasi po dadami siya ng dadami. Problemado po ako kung paano ko ubusin yung aking milk kefir na na-harvest. Kung water kefir po, okay lang. Hindi po yun magastos. Tubig lang ang inyong gagamitin at asukal or panutsa. Okay na po yun. Madali lang. Hindi siya magastos. Pero po kung milk kefir, ako na po nagsasabi. So, sa mga nasa probinsya at hindi niyo po gaano afford bumili ng fresh milk na pure, maghanap po kayo ng ibang option kung paano kayo makakagawa ng mga probiotics food tulad po ng gulay. Ako na po nagsasabi sa inyo, yung mga nanghihingi. Hindi po ganun kadali mag... Kaya po, iilam lang po ang magkakaroon ng milk kefir na ito dahil nga po, magastos po talaga siya. Okay lang po sana kung may sarili tayong farm. Meron tayong alagang kalabaw na may nagaga, may yung tawag doon. Pwede natin gatasan o baka. Okay lang po yun. Pero kung wala, bibili tayo. Napakamahal po ng gatas. Sa totoo lang. Yung kung sobrang dami na ng milk kefir niya, yung isang ganun na fresh milk, dalawang gamit nyo lang po iyan sa isang araw. Dalawa, isang araw nyo lang po yung gagamitin. Kasi po, dalawang beses kayo mag-harvest. Or kung i-slow down nyo naman po yung pag-process ng inyong fermentation ng inyong milk kefir, pwede mo ilagay sa rep after 3 days sa kanya ay harvest. Ganun pa rin po eh. Hindi ko po kayang laklaki ng laklaki ng araw-araw yun. Madami masyado. Hindi ko po kaya talaga. Maybe po kung may katulong kayong iinom at super afford yung bumili ng maraming nila. Sa inyo po yun, kung gusto nyo maghingi kayo sa akin pag na-activate ko na itong aking milk kefir. So, maghanap po kayo ng ibang alternative maliban sa milk kefir. Ang dami pong pwedeng i-permit na pagkain. Yung nga pong rice na ano bang, burong kanin, mayaman din po sa probiotics. Napakayaman po mo sa probiotics.
Okay, nasiksik ko na po ulit. This time, ilagay na po natin yung, ito pong gamit ko ay natural spring water. Okay, huwag po natin lalagyan ng galing sa faucet dahil chlorinated nga po. Ilagay na po natin dito. Kailangan po, nakalubog po talaga yung vegetable, lubog na lubog. Kasi po mag, aamagin po siya, pag hindi po siya nakalubog, kailangan po ilubog natin mabuti. Ganyan po, oh. Ayan, tama lang pala yung water na tumahapon. Siguro hindi naman ito ako magmana tulad ng ginawa kong sauerkraut na bumahapo dyan sa patungan ko dahil po. Ayan. Wala po kasi ako nung ano, yung sinker na bilog na parang glass po siya na sobrang mabigat. Ilalagay po dyan para po mag-sink ito, para hindi siya lumutang. So meron lang po ako ito. Base po ito na maliit. Siya po nilalagay ko dyan. At from time to time po, iti-check ko siya para ilubog ko siya yung ano, kung may lumilitaw man dyan. At kasabay na rin po nung pasisingawin ko, pasisingawin ko siya tulad nung sauerkraut din na ginawa ko. Kailangan po, pasisingawin natin ito, pagkanatakpan na natin kasi po magbababaw siya, magkakaroon po siya ng parang hangin sa loob, yung carbon dioxide. At araw-araw po, kailangan i- pansinuhin natin, paliligayin natin. Ganun po ang gagawin natin araw-araw. Mayroon pong mga jar na mayroon po siyang butas talaga na maliit para hindi man siya kailangan pasinuhin. Pero ayaw ko po nun. Gusto ko ito. Kasi baka mapasukan niyo ng bad bacteria. So, mas gusto ko po ito. Ito po ay, ano naman, mas fit naman siya dahil may rubber siyang nakalagay pa ito. At hindi siya sumisingaw. Sisipipan lang po ng ganyan. Pero kapag sobrang sikip, ang hirap pong buksan kasi po may carbon dioxide sa loob. Ang hirap po, parang sasabog na yung jar. So, kailangan dadahan-dahanin yung buksan. Ganyan. Pagka nagbababos talaga siya, aapaw po yan eh. Aapaw po siya ng nakikita nyo, talagang bumubula. Bumubula ito. So, dadahan-dahanin yung bukas. Araw-araw po yun, pansinamin nyo. At titikman niyo po, at pag kayo titikin, kung po yung kutsara na nilagay na sa libid, ibabalik ka dyan, magkakaroon po siya ng bad bacteria. So, pag titikin po tayo, isang gamit lang ng kutsara, tikman natin. After few days po, pwede na po itong kainin. Gamitin natin side dish or parang lagay sa mga bread. At pwede pong gamitan natin ng pag medyo maasin na po siya, fermented na po siya, gamitan po natin ng yung litmus paper. Kailangan po mag 4.5 yung kanyang acidity level para po masabi natin na fermented na siya. Okay? Sana po may natutunan kayo ngayong araw. At maraming maraming salamat po sa panonood ninyo. And subukan niyo pong mag-ferment ang inyong mga available na gulay sa inyo para po tayo makatipid. Kaysa po, dumetende tayo sa mga gamot na may side effect, na mas lalong nakakasama. Pag matagalan na po tayong iinom. Okay? Thank you so much, chosen friends. Have a nice day! Bye-bye! Ingin! Ingin is here! Ang kulit! Ciao, chosen friends! Thank you.